Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Alam kong karamihan sa atin ay alam ang ibig sabihin ng langit at impyerno. At masasabi kong lahat tayo ay gustong gusto na makapunta sa langit. Tama ba? Tuklasin natin ang ilan sa mga katotohanan patungkol sa usaping langit at usaping impyerno. At kung totoo ba ang mga bagay na ito? Nakasisiguro ka ba na sa mga oras na ito, sa langit ang iyong destinasyon? Naniniwala ako na hindi bago sa iyo ang usaping langit at impyerno. Masasabing inilalarawan ang langit bilang isang paraiso. Imaginin mo na lamang na punong-puno ng bulaklak sa paligid mo. Nakikita mong malinis ang umaagos sa mga ilog. Maraming klase ng ibon na lumilipad at iba't iba ang kulay nito. Mapapansin mo rin ang iba't ibang klase ng hayop na napakaamo. Sila'y nagtatakbuhan at nakikipaglaro sa'yo. Imaginin mo rin sa mga oras na ito ang naglalakihang mansyon at sa paligid nito ay bubungad sa'yo ang isang napakagandang hardin. At kapag naglakad-lakad ka pa, ay mapapansin mo na ang nilalakaran mo ay gintong daan tungo sa kaharian ng Diyos. Ilan lamang iyan sa mga pangako ng Diyos sa atin kung sa langit tayo pupunta. Dumako naman tayo sa lugar na sinasabi nilang impyerno. Maraming mga tao na nagpatotoo o nagtestimony na nanggaling na sila sa impyerno. At ang isa sa mga taong ito ay si Bill Wise. Isa sa pinatotohanan niya na marami sa mga pinahihirapan sa impyerno ay nagdaranas ng sobrang sakit. Kabi-kabilaan na pagpapahirap sa kanila, hindi maipinta sa kanilang mukha ang pagdurusa habang sinusunog sila sa dagat-dagatang apoy. Naisalaysay din ni Bill sa aklat niyang 23 Minutes in Hell na habang naroon siya ay bantay sarado ang lahat ng mga taong nandoon. Ang bawat tinig at hagulgol ng mga tao na pinahihirapan at humihingi ng saklolo ay talagang nakakaawa. Imagine mo na lamang na nasa buya ng kumukulong tubig ang iyong kamay. Ano sa tingin mo ang mararamdaman mo? Wala pa yon sa init na mararamdaman mo kapag napunta ka sa impyerno. Naisalaysay din niya na katakot-takot na ingay at emosyon ng kanyang naramdaman habang naglilibot siya sa napakalawak na dagat-dagatang apoy. At isa sa patotoo niya na maraming sikat na personalidad ang nagdurusa sa lugar na iyon. Ikaw ba, nanaisin mo bang ma-experience na makapunta sa impyerno? Sa totoo lamang, binigyan tayo ng free will ni Lord na gawin natin yung mga bagay na gusto nating gawin sa buhay. Malaya tayong pumunta or gumala sa ibang lugar, malaya tayong i-enjoy or i-discover yung mga bagay na hindi pa natin natutuklasan. Maliwanag na mayroong tatlong klase ng langit na nabanggit sa Biblia. Una ay ang tinatawag na the first heaven. Ito yung nakikita natin kapag tumitingala tayo pa itaas. Dito natin makikita yung mga naggagandahang ulap at yung mga nagliliparang ibon sa kaulapan. Ikalawa naman, ito yung nakikita natin sa labas ng mundo. Yung masasabi nating napakalawak, katulad na lamang ng galaxy, na kung saan ay maraming bituin at iba't ibang planeta. At ang huling langit na sinasabi sa Biblia, ito yung lugar kung saan lahat ng tumanggap kay Kristo at sumampalataya sa Kanya ay mapupunta roon. Ngayong maliwanag na sa iyo ang lahat-lahat, napag-iisip-isip mo na ba sa mga oras na ito kung saan ka talaga tutungo? Maliwanag na ang pangako ng Diyos sa atin ay tunay na maganda at hindi matutumbasan ng pera. Alam mo ba na sa aklat ng 1:14 verse 1-3 ay nakasulat dito ang mga paalaala sa atin at ganito ang pagkakasabi, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta roon ako upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan man ako naroon. Tunay na napakaganda ng pangako sa atin ng Diyos. Ito'y mangyayari lamang sa mga taong patuloy na naniniwala at nananalig sa Kanya.
Sila yung masasabi kong patuloy sa pagsiserve at pagsishare ng salita ng Diyos. Dumaan man sila sa matinding pagsubok ay hinding-hindi sila magi-give up. Dahil ang pangako ng Diyos ay tunay at walang hanggang buhay na siya lamang ang magbibigay sa atin. Naniniwala ka ba na kapag namatay ang isang tao, diretso langit ang pupuntahan niya? Ang katotohanan na kapag yung tao na yun ay tumanggap kay Kristo bilang sarili niyang tagapagligtas at nagpatuloy sa pagsiserve kay Lord, 100% at nakasisiguro akong sa langit ang destinasyon niya. Ngunit kapag ang taong namatay at hindi man lamang nagsisi sa lahat ng kanyang kasalanan at hindi man lang kumilala sa Diyos, automatic yan na diretso sa impyerno ang patutunguhan niya. Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang hindi alam kung saan ang final destination nila. Yung iba, kapag tinanong mo ng, "Kapatid, alam mo ba kung saan ka mapupunta kapag namatay ka?" Yung iba mag-iisip-isip pa yan kung saan sila mapupunta. At yung iba naman, nakakasiguradong langit ang pupuntahan nila. Ikaw ba, kaibigan, nakakasigurado ka ba sa mga oras na ito na sa langit ka pupunta kapag namatay ka? Hindi ka ba nagtataka kung bakit kabi-kabilaan ang digmaan, mga sakuna, mga maling turo na wala naman sa Biblia, mga hula, at isama mo na rin itong pandemya na nararanasan natin sa panahong ito, ilan lamang ito sa mga babala sa atin na malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Ngunit, walang makakapagsabi kung kailan ito mangyayari. Makakaasa tayo na sa pagbabalik niya, isang bagong kaharian ang kanyang itatatag. At ito'y masasabi nating paraiso na maituturing. Excited ka na ba na salubungin ang ating Diyos at matanggap ang kanyang pangako? Sa pagtatapos ng ating kwento, ay gusto ko lamang i-share sa inyo ang nilalaman ng Romans 4 verse 21. Sinasabi rito na, "God is able to do whatever He promises." Totoong-toto pa rin niya ang pangako niya sa atin. Huwag lang tayong susuko at patuloy lamang tayong manalig at manampalataya sa Kanya. Kung sa mga oras na ito ay na-bless ka sa usapin natin, huwag na huwag mong kakalimutang i-share ito sa mga mahal mo sa buhay at sa mga kaibigan mo. At higit sa lahat, kaibigan, kung may natutunan ka sa mga oras na ito, ay huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ang channel natin. Naway pagpalain ka pa ng Diyos at aasahan kita ulit sa mga susunod pa nating pag-uusapan. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Paalam!